Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola, mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yun! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo. Isang magandang umaga sa atin lahat. Nakakaloka. So, manong pakiramdam ko, may sakit ang Lola Sam ninyo. Nilalagnat. Pero, syempre, laban lang talaga tayo. Kasi, papalapit na tayo sa exciting moment. So, yun! So, gusto ko rin munang magpasalamat sa lahat na laging tumututok sa akin araw-araw, lagi-lagi, na talaga namang walang sawa ang pag-support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa Mama Sam Vlog at talagang happy ako dyan. At ito nga, syempre, marami akong hatid sa inyong chika na talaga naman nagtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Kaya guys, huwag na nating patagalin para sa unang chika. Mama Sam, anong masasabi mo sa bagong format ng Miss Universe? Ano ka ba doon? Agreed daw ba ako doon sa bagong format? To be honest, ang format kasi ngayon ng Miss Universe is Top 20, announcement ng Top 20, then swimsuit competition, and then Top 10, announcement ng evening gown, then Top 5, announcement, and then interview, and then Top 3, then final question, and crowning moment. Ayun yung pagdadaanan ng mga kandidata. Medyo nakakaloka to kasi kung iisipin mo, paano kung hindi ka magaling sa pasare, diligwa ka na. Paano kung hindi maganda yung katawan mo, diligwa ka na. So, ang tanong ko dito, ang ating pambato ay makakarating ba talaga sa dulo ng competition? Ayan yung aabangan natin sa darating na Miss Universe Coronation Night. Diyos ko, nakakaloka to. Medyo nakakakaba kasi kung iisipin mo, kailangan talaga well-prepared yung kandidata. Pero kung ako yung tatanungin mo, mas gusto ko yung format na halimbawa top 20, then opening speech, and then evening top 10, then evening gown and swimsuit yung top 10, then mag-a-announce ng top 5, then yung top 5 final question. Parang mas gusto ko yung ganon, talagang salang-sala. Ito kasi parang may makakalusot pa na, alam mo yon, na hindi naman magaling sa Q&A, tapos magaling sa performance level. So, ang mga makakalusot dyan, alam na natin kung sino-sino. Halimbawa, ayan, katulad yan, yung Nicaragua, magaling si Nicaragua pagdating sa performance. So, kaya niyan tumungtong hanggang sa mga susunod na level ng competition. So, parang feeling ko makakarating si Nicaragua hanggang top 10, eh kung suswertehin pa siya, top 5. Diba? Kasi performance level yan eh. Andyan din si Puerto Rico, so kaya niyang talunin yan hanggang sa dulo ng competition. So, yon. So, may maraming ano to, advantage to sa mga Latina yung format na to. Sa totoo lang. So, yon. Pero, sa pambato ba natin, advantage to? Laban lang. Kaya natin to. Walang problema. Charot! So, yan! At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo? Kararating lang ni Kun Ann doon sa El Salvador. Oo nga, alam ko ang init-init din sa El Salvador eh. Pero naka, ano siya, Diyos ko, parang nakapang-winter na ang lola mo. Nakakaloka yung outfitan, di ba? So, dito kasi yung outfit niyang to, ito talaga yung gusto niyang ipakita sa tao na yayamanin siya, charot. Anyways, late siya dumating kasi syempre marami pa siyang mga inasikaso sa business niya. Try to understand naman. Kasi yung business niya, di ba, parang may mga pinagdadaanan, so kailangan niya munang i-recover yun ng bonggang-bongga bago siya mag-enjoy sa Miss Universe. Pero, wish all the best kay Kun Ann, ha? Napakatatag niya. Hindi biro itong pinagdadaanan niya bilang isang negosyante. And then, nakita naman natin na positive pa rin naman talaga yung outlook niya sa buhay. Magandang halimbawa, she's a very strong and laban lang, di ba? Halatang walang pinagdadaanan si Kun Ann. Charot. Talagang fresh overload pa rin, katulad ko. Charot. So, yun. So, good luck kay Kun Ann. And then, malaman at magkaalaman sa mga susunod na araw kung ano ba ang susunod na eksena ni Kun Ann dito sa Miss Universe.
Kasi maraming nagbabalita na gusto nyo na daw ibenta ng Miss Universe. Baka namang hindi pa totoo yan. Kasi simula pa lang, benta agad, diba? So, take it easy. So, give chance to Kun An. And then, tignan natin kung ano yung magagawa niya in the future. So, yun yon. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa botohan ng Voice for Change na nag number one ang Pilipinas? So ito na nga, tapos na yung botohan dyan sa Voice for Change. Magkano ba yung nagastos ninyo? So si Philippines umabot ng 264,051 votes. And then si Nicaragua ang nag number two, kasi si Nicaragua ay umabot ng 161,000 votes. And then si Ukraine yung number 3 na umabot naman na 152,000 vote. At si Thailand naman yung number 4 na umabot ng 60,000. And then followed by Dominican Republic na umabot ng 48,851 vote. Ang masasabi ko dyan, nakakatuwa kasi syempre naipakita natin yung bayanihan natin sa ganitong aspeto. At natutuwa ako kasi syempre nandoon ako sa part na alam mo yon na parang iba talaga ang galing ng Pinoy pag nagbabayanihan, di ba? So yon, mabuhay tayong lahat. Nagawa natin yung best natin para sa kandidata natin. And then, bahala na yung kandidata natin na gawin niya yung best niya para sa atin. Charot! So yon, so naniniwala ako na malaking tulong to para kay Michelle D. Kasi syempre makikita ng organization na malaganda yung ginagawa ng Pilipino bilang isang bayanihan. At kahit anong mangyari sa competition na to, ano to eh, parang lahat tayo nagtrabaho para sa kandidata natin. At yung kandidata natin, ganun din naman, naghanda naman siya ng bonggang-bongga. So, nakakatuwa kung iisipin mo at panalo tayo dito ng bonggang-bongga. Diba? So, yun. So, ngayon naman, ang next goal naman natin, syempre, yun doon sa, doon sa application sa Miss Universe apps, kasi doon naman nila kukunin yung makakalusot na isa, di ba? Pero ako, para sa akin, sa totoo lang ha, no matter what happened, papasok at papasok ko sa semifinal si Michelle D. Imposibleng hindi. But tignan natin, di ba? So yon, I'm so excited for Michelle D na. So eto, sa mga nag-aabang, kailan daw ba ang preliminary competition? Ang preliminary competition is not today. Tomorrow morning. So, yon. Bukas siya ng umaga. So, bukas nyo po mapapanood ang preliminary competition ng Miss Universe. And then, ang kanilang interview na move na rin ng after nyata ng preliminary competition. So, doon na rin gagawin lahat. Kumbaga, isang gawaan na. Hindi ko lang alam kung uunahin yung closed door interview, tapos susunod ay yung preliminary competition. So parang last year din. But good luck sa mga kandidata talaga. So ako, para sa akin siguro, let's see, wish all the best. So malalaman natin yan kung sino nga ba yung ano. Kasi minub nila para daw yung first expression makuha daw talaga. So yon ang importante. Kaya inimove na nila. Pero kung ako sa kanila, dapat ngayon na nila ginawa yan eh. Para, alam mo yon, yung isahan na lang. Yung parang, at least, di ba, nasala nila ng maigi. Kesa naman yung mga kandidata dito, pagdating dito, may preliminary, pagkatapos after closed door interview, parang medyo hassle para sa akin. Anyway, so this is yun ng Miss Universe organization. So yun nga, sabi nga ni Michelle din na na-move nga daw. Isasabay na daw talaga dito sa event nila sa preliminary swimsuit and evening gown. So yan! At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Pawinso na doon rin na nandoon na sa Miss Universe at may kuha silang dalawa ni Miss Thailand. Ito na ba ang sign na Thailand nga ba talaga ang mananalo? To be honest, ako, para sa akin ha. Si Pawinso na doon rin, isa to sa mga favorite ko eh. Si Pawinso na doon rin na yung pinakamaganda nilang pinadala sa Miss Universe. Sa totoo lang, yung mula nung nagpadala sila na Miss Universe, si Pawinso na talaga yung masasabi ko, pretty face. Kasi etong si Antonia, hindi naman ganun kaganda talaga sa personal. Sa totoo lang, pag nakita mo siya, ayan, ganyan na yun, nakikita ninyo sa mga video, ayun na yun. Tanggalan nyo na lang ng makeup. So, yun. Anyway,
So, hindi ko alam. Pero syempre malaki yung chance, aminin natin o hindi, malaki yung chance ni Antonia na manalo ng Miss Universe. Sa totoo lang, but nandoon ako sa punto na sana tayo, di ba? So, of course, gusto ko tayo. Pero kung sa kanya mapupunta, wala naman tayong magagawa doon. Ipakita na lang ni Antonia yung best niya sa competition na to. And then, tignan natin kung ano yung magagawa niya hanggang sa dulo ng competition. Kasi, madami din magaling eh. Madami din talagang masasabi mong palaban. Madami din yung masasabi mo na talaga namang ma-amaze ka dahil sa sobrang dami ng magaganda at malalakas talaga kandidata. Hindi lang si Antonia, pero isa si Antonia sa malakas na kandidata. Pero hindi siya yung masasabi ko, siya na yung pinakamalakas. Hindi ko mako-confirm yun. Kaya talaga kailangan pa rin ibigay talaga yung best ni Antonia dito sa competition. So, yon. So, good luck kay Antonia. Malalaman natin yan very soon. O, di ba? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman masasabi mo sa bagong photos ni Nicaragua, Philippines, Mexico? Sa tingin mo, sino ang stunning sa kanila? Iba-ibang ganda, syempre. Maganda si Nicaragua, maganda si Mexico. Si Philippines, mas lumutang yung ganda niya nung dumikit siya sa dalawang Latinang to. So, ako para sa akin, masasabi ko ha, beauty-wise, talagang masasabi ko na iba yung beauty ni Michelle D. Kasi she's a very, yung parang, ewan ko, mas gusto ko kasi yung morena beauty. Kapag titignan ko yung picture, maganda yung mukha ni Mexico talaga. Para siyang si Christine Hermosa, ganun yung datingan eh. Yung pretty face na talagang hinahanap mo, eto yon. Kaya lang, sabi ko nga, iba kasi yung ganda na ibinibigay ni Michelle D. And ako, tingin ko, mas lutang talaga yung beauty ni Michelle D. Kung possible daw, eto silang tatlo daw ang maging top 3 sa Miss Universe. Tingin mo, Mama, sa mananalo si Michelle D? Oo naman. Oo naman. Naniniwala ko, kung sila ang magiging top 3, kaya ni Michelle D manalo. At ang magla-last two standing dyan, si Philippines at saka si Mexico. Kasi pagdating sa Q&A kasi, si Nicaragua medyo, hindi siya ganun kapalo. Alam mo yun? Alam ko na kaya kabugin ni Michelle D etong si Nicaragua pagdating sa Q&A. And then kung silang dalawa ni Mexico, magaling si Mexico pagdating sa Q&A. Pero kasi naniniwala ako kasi kay Michelle D, yung bawat lumalabas sa bibig niya, iniisip niya muna ng tama. So magiging madali lang sa kanya manalo kung silang dalawa ni Mexico magla-last two standing. Promise. Kung si Michelle D makakarating sa last two standing, madali lang naman sa kanya manalo kung ang makakatapat niya ay si Thailand, kung makakatapat niya ay si Mexico, kung makakatapat niya ay si Puerto Rico. Hindi ko ina-underestimate ha, pero kasi nandoon kasi sa punto na si Michelle D kasi meron siyang alam mo yun, yung magaling siya paano mag-deliver ng sasabihin niya, kung paano siya magbabaksak ng mga salita niya. So, hindi siya pala salita, pero nandoon na malakas siya pagdating kung paano siya magbabaksak ng mga sasabihin niya. So, yon. So, wish all the best sa mga girls. Kasi, di ba, sabi nga ganun, hindi din natin alam kung sino ba talaga ang tatanghalin Miss Universe. At totoo naman yon. Kasi hindi natin alam kung makakarating ba tayo doon hanggang sa dulo ng laban. Pero ako, tingin ko, kaya ni Michelle Di pag nalusutan niya na yung swimsuit competition, wala nang magiging problema dyan. Tuloy-tuloy yon. Kahit kasi sa Q&A, parang feeling ko, kaya talaga ni Michelle din makipagsabayan sa mga kandidata dito. So, yon. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman masasabi mo na naka 600,000 na si Michelle D sa Instagram? To be honest, I'm so happy kasi syempre, eto, naka 600,000 na, tumataas na yung kanyang followers sa Instagram at sana magtuloy-tuloy pa yan. Ayan naman yung nakikita ko na benefit niya na dito sa ipinakita naman niyang character dito sa Miss Universe. Kasi marami na nagkakagusto sa kanya. In fairness naman. At nagustuhan na siya ng iba. So natutuwa naman ako. Kasi syempre, alam mo yon na para dito nakikita mo na unti-unting lumalakas talaga yung pambato natin sa Miss Universe. O, diba? At eto pa, Missology,
top 6 na nila si Miss Philippines. Ano masasabi mo, Mama Sam? Siguro na bulabog sila noon nakaraan. Charot. Hindi. Ako naman, naniniwala naman ako dito sa nilabas nilang bagong ano, ng Missology, Hot Picks, before preliminary. So, siguro naman, nakita din naman talaga nila yung galing ni Miss Philippines. Baka nga nung nakaraan, ano pa yun, nakalimutan lang nila ilagay. Anyway, so for sure, kaya nila nilagay dyan si Miss Philippines kasi nakita na nila yung galawan ni Miss Philippines. Si Miss Philippines kasi dito, si Michelle D, ang galawan kasi niya dito talaga, from to zero, hanggang sa tumaas na yung level niya. So ngayon, hindi ko na masasabi na ang isang Michelle D ay baksak ang performance kasi from the beginning of the competition naman, nakita naman natin na talaga namang umariba naman talaga si Michelle D hanggang sa dulo, di ba? So ngayon, masasabi ko na ang grab niya talaga ay pag-ganon. So titignan na lang natin bukas kung ano yung ipapakita niya sa preliminary competition kasi doon talaga magkakaalaman. Doon talaga makikita mo yung performance niya at doon mo rin masasabi kung kaya niyang sumabay sa lahat ng kandidata kasi lahat ng kandidata magpa-perform eh. So kailangan natin panoorin to. Anong oras ba to? So bukas daw ng 8 a.m. sa Manila time or 9 p.m. sa Manila time, 8 a.m. dito sa Thailand, o, di ba? So lahat ng kandidata magperform. So doon natin talaga huhusgahan si Michelle D kung kaya ba ni Michelle D talaga makapasok at makarating hanggang sa dulo ng competition. Kasi depende yun sa presentation niya bukas. Napaka-importante ng preliminary competition kasi eto na yung sasabihin mo na chance nilang lahat na maipakita yung galing nila. And then, ang wish ko lang, sana lahat ng huradong uupo ay isa si Michelle D sa makita nila yung performance level. So, ako, feeling ko naman, sasan-ayon naman yung mga, ano, yung mga hurado dyan kay Michelle D, promise. So, yun yung abangan natin. So, I'm so excited for Michelle D. And then, good luck sa atin lahat. And then, keep praying pa din, syempre, na, ayun nga, na sana magustuhan si Michelle D ng mga hurado ngayon dito sa Miss Universe. So, yun, guys, kayo, guys, ano, guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag uusapan natin. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel, at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling lang at laban lang Pilipinas. So yun guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Guys, huwag nyo na makalimutan pa-like yung video ha.